tayo ng Play-Doh for kids. Ayan. Tuturo ko sa inyo how to make Play-Doh, okay? But first, we have the ingredients. Meron tayong flour. Ito na, nilagay ko na dito. Kailangan nyo po ng 2½ cups of flour. Ito 1 cup. Tapos ito yung kalahati. Nilagay ko na dito. Then, 1 cup of salt. Ito 1 cup of salt. And 1½ tablespoon of cream of tartar. And meron tayong food color para kung gusto nyo, anong kulay ang gusto nyo. Then we have oil para hindi siya dumikit. Then, lalagyan siya natin ng hot water. So, nalagay ko na lahat ng ingredients dito. Then, haluin natin para magsama-sama yung mga ingredients lahat. Ayan. Halu-haluin natin. Then, yung paglalagay ng water, it depends sa texture na gusto nyo sa Play-Doh. Pero ako kasi tinatansya ko na lang. Pero try natin yung 1 cup of hot water. Ayan na. So, kumulo na siya. Lalagyan na natin siya ng hot water. Try ko muna yung 1 cup of hot water. Tapos, haluin natin. Ang paggagawa nito, guys, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo malambot yung Play-Doh nyo or gusto nyo medyo matigas, nasa inyo yan kung paano nyo lalagyan ng water. Yan. So, haluin muna natin. So, halo. So, kulang pa sa, kulang pa yung 1 cup. Dagdagan natin ng isa pa. Yan. Nasa pagtatansya naman yan, guys. Kasi minsan pangit din kapag sobrang basa. Yan, haluin natin. Mainit ha. Be careful kayo sa pagmamas. Kasi mainit siya. Yan, halo. Halo-haloin nyo lang. Yan. Pag hindi na siya masyadong mainit, pwede nyo na siyang ililipat at para lang tayong gumagawa ng pandesal nito. Yan. Dapat maganda kasi gumawa kayo ng Play-Doh sa bahay nyo para at least pag minsan yung mga bata, pag kakainin, lalagay nila sa bibig nila, at least alam nyo, safe yung Play-Doh nyo. Yan. So, para sa akin, okay na tong water ko. So, ang gagawin ko, ililipat ko na siya dito sa my table. Mainit pala siya. Yan. Ayun, bahala na kayo sa tubig kung ano. Basta itong ginamit natin, 1½ cup. And tapos, para lang tayong gumagawa ng pandesal. Yan. Hanggang natin hanggang sa maluto yung... Yan. Diba? O, takto lang yun. Tubig natin, 1 cup. Tapos, wala pa sa kalahat ng cup. Yan. Dapat, kasi pag hindi tumaluto, yung salt, magaspam siya. So, tingnan natin. Yan. Diba? Madali lang gumawa ng Play-Doh, guys. Kaysa bumili kayo, mahal ito, may harina kayo, asin, at saka cream of tartar, oil. Nakagawa na kayo ng Play-Doh. Yan. So, yan, ito okay na to sa akin ganito yan. Kasi ma, ano na siya laruin, ay laruin ng bata. Dapat, ang pagmamassage mo daw ay may force para mabilis siyang, parang yung pag-ibig venture. Yan. So, yan na siya. Ito na siya. Ganito na yung gawa ko malambot. So, lalagyan natin siya ngayon ng kulay. Ang kulay namin ngayon ay green. So, lalagyan natin ng green. Hindi ko pa mabuksan na eh. So, ang next step natin, lalagyan na natin ng kulay. Ang kulay namin ngayon ay green. So, lalagyan na natin siya ng green. Kayo, kung anong gusto nyong kulay, gusto nyo dark green or light green, depende naman yun sa pag lalagyan nyo ng kulay or sa pag halo-halo nyo. Gusto ko ganito. Sakto lang yung pagka
lagay natin ng water. Hindi siya masyadong matigas. Sige, halo. Parang tayo nagmamasa ng tinapay. Parang tayo gumagawang pandesal. Yan. So, lagyan pa natin ng konti para kitang-kita yung pagkaka-green. Yan. Basta yung paglalagay ng hot water, guys, ha, itansya nyo. Kung anong texture ang gusto niyo sa Play-Doh nyo, kung medyo ba malambot or matigas. Ayan. Halo, ano lang siya. Ang nakakapagod lang dito ang pagmamasa. Gusto mo ba dark green? Sige, gusto niya daw dark green. So, dagdagan pa natin kasi ito parang bubblegum. Mga half na ito. Busin mo kaya? Gusto mo busin? Super green na yun. Tama na ito. Kasi sa next pa yun. Basta hanggang sa ma-achieve nyo yung color na gusto nyo. And ilang lagay lang ng lagay ng color. Ayan. Gusto niya kasi dark green, so dagdagan natin hanggang sa ma-achieve natin yung color green na gusto niya. Basta masahe lang ng masa lang ng masa, guys. Hanggang sa ma-achieve. Dagan ko pang kulay? Parang hindi siya green. Kasi yung ano, yung pang kulay nilang food color, hindi siya masyadong ano, para siyang may tubig naman to. Maganda siyang tingnan sa dito. Pero dyan. Ano? Iba yung pagka-green niya. Try natin ubusin yan, kumachod natin yung dark green. Diba? Oo. Di gumawa na namin ng Play-Doh sa bahay. Diba green? Maano talaga yung green niya, hindi talaga kasi parang tubig. Maganda yung parang oil na ano, ma-oil. May ganitong food color na parang ma-oil eh. Ayan. So, oh, diba? Meron na tayong Play-Doh. Hindi na kayo bibili. Parang bubblegum na kulay ito. Busin na natin. Para ano. Kasi, yan. Kayo guys, ha, bahala kayo kung ano gusto nyong kulay. Amin kasi yung ang kulay namin ay hindi masyadong makulay, kaya gusto namin dark green. So, let's see, kumachit natin yung dark green. Depende din kasi sa food coloring. Lagyan mo kaya ng paint? Hindi. Hindi pwede nilagyan ng paint to. Food coloring lang. So, yan na. So, ito na yung kulay natin. Light green siya. So, lalagyan natin ngayon ng oil para hindi siya madikit. So, ang paglalagay ko ng oil, nilagay ko dito sa palad ko. So, ginaganon ko. Yan. Tapos, tsaka natin ulit. Ganon. Yan. Kasi, ang purpose ng oil,
para hindi madikit yung Play-Doh. Yan. Tapos ang isang technique pa nito guys, para lalo siyang lumambot, pag nalagay nyo na ng oil, tapos na mask nyo na siya ng maayos, i-microwave nyo siya ng 30 seconds. Ganda. Ang ganda ng kinalabasan niya. Ayan. Diba? Ganun lang para hindi masobrahan yung... Ang mantika din, kayo na rin mag-ano, kayo na rin mag-tansya. Kung anong gusto nyo, gusto nyo ma-oily yung Play-Doh nyo, or gusto nyo tama lang. Yan. Yan. Diba? Okay na to kasi lutong-luto naman to kasi kumulo yung tubig namin kanina kaya hindi ko na siya i-microwave. Touch the texture. Yan. Okay na. Diba? Done. That's it. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye.